What's up guys? Welcome back to my channel. Benjo TV nga po pala guys. Bali, ang pag-uusapan po natin ngayon yung about sa GERD or acid reflux na sadyan natin. Kasi po guys, dati ako po ay nag-suffer noon sa GERD. Bali, ako po ay gumaling na po ngayon. Ipapakita ko po sa inyo yung old picture ko noon nung ako po ay nagsasuffer noon sa GERD. Ako po ay sobrang payat nitong nasa picture na ito. Ano po ako dati? Dati po ako mataba. 60 kilo po ako noon, ipapakita ko rin po sa inyo yung picture ng ako po yung mataba noon. 4 years ago o 5 years ago na po yata yun. 60 kilo po ako noon, bigla po akong nag-down sa 40 kilo guys. Sobrang payat ko po dati. Ako po ay napagkakamalang, siguro akala nila nag-addict na po ako, pero hindi po guys. Kasi po yung GERD na sakit or acid reflux or acidic, yun po talaga ay nakakapayat po talaga. Kasi po, marami pong iniiwasan na bawal na pagkain. Yung mga nakasanayan mong kainin ay iniwasan na po kasi po kailangan po natin gumaling. Yun, bali, eto po ako ngayon, magaling na po ako. Siguro, ano po, mga 98% na po ako magaling sa GERD. Nakakainom na po ako ng kape, soft drinks, yan, nakakainom na po ako. Pero kung gat maaari po guys, ay iniiwasan ko pa rin po yun. Pero kahit pa paano, nakakainom na po ako. Pero hanggat maaaring iwasan, kasi po, magaling na po ako ngayon. Pero pwede pa pong bumalik si GERD. Kaya naman po sa may mga GERD dyan at yung mga gumaling na ay mag-ingat pa rin po tayo. Kasi anytime ay pwede pa po siyang bumalik sa dati. Yun na nga po guys. Ako po dati ay maraming hospital na ang napuntahan ko. Nagpa-test po ako ng heart ko kasi sobrang malakas po yung kabog ng dibdib ko. Nahihirapan po ako huminga. Mabilis po akong hingalin. Siguro halimbawa tatayo lang po ako, pupunta po si CR. Yon, hindi na po ako makahinga noon. Halos wala na po akong naaabot na oxygen sa katawan ko. Yon. So, marami pa pong ano halimbawa po, nag-out balance po ako. Tatayo po ako. Tapos parang nahihilo po yon. Yun po yung mga sinyalis po na may mga GERD. Tapos dati po yung aking mga daliri, mga kamay, para pong nagko-close na po siya ng ganun, no? Hindi ko po siya kino-close, pero automatic po siya na nagko-close, guys. Sobrang hirap po talaga. Tapos po, yung malalang sakit ko po na GERD na yun, yung halimbawa po na pag ako po ay tumitingin sa labas, sa liwanag, yun. Parang nakakasilaw po, kasama din po ng sa GERD yun. Tapos po, yung magugulatin, para kang nababaliw na. Nabawa, may bumagsak lang na kutsara, para kang nagugulat na, may dumaan lang na sasakyan sa tabi mo. Basta parang nakakapraning. Yun po yung talagang sobrang, ano po yun, anxiety po yun eh. Sa isip po natin yun eh, yung anxiety na yun na laging sobrang pag-iisip. Dapat po talaga kalmado tayo, relax tayo guys. Bali po ang title po ng, kagaya po ng nababasa nyo sa title na ito ay kung paano po ang dapat kainin at dapat iwasan po. Ayun po yung pag-uusapan natin ngayon guys. Bali po sana ay makatulong po itong video na ito sa inyo. Sana po ipakinggan nyo po ako ng maigi para po may apply nyo po sa inyo yung mga sinasabi ko. Kasi po guys, ako po promise guys, in-apply ko po sa sarili ko yon, kaya po ako ay gumaling na po ngayon. Sana po i-apply nyo rin po sa inyo. Sana ay makatulong itong tips na gagawin ko sa inyo. Sana rin po guys, ako nga pala guys, sana po ay tulungan nyo rin po ako na abutin yung 100,000 subscriber. Kasi po ako po ay meron na pong 100,000, meron na po akong 12,000 subscriber ngayon. Sana po ay subscribe nyo po ako, tulungan nyo rin po ako na maabot yung 100,000 subscriber na pangarap po or pangarap po ng mga YouTubers. Game guys, pag-uusapan po natin yung pinakauna nating topic ay yung mga ano nga ba? Dapat kainin. Yan, isinulat ko po lahat 'yan sa papel na ito. Nag-effort pa po ako para sa inyo guys, para makatulong po ako. Yung mga ginawa ko po ay i-apply ko po sa inyo. In-apply ko po sa akin ay sana po ay makatulong din po ito. Yan, yung mga dapat kainin, yung mga bawal kainin, yan. Yan, ito po guys. Ang unang-una po sa lahat na dapat ninyo kainin guys ay gulay. Green leafy vegetable. Yung mga magigreen na gulay po, mga dahon-dahon. Yun po yung number one kasi po ano po yun, fiber. Para po mailabas nyo po yung mga dumi-dumi nyo po sa tiyan. Yun, may dumi nyo po yun. Kailangan nyo po ng mataas na fiber sa inyong katawan. Kagaya po ng madadahon-dahon na talbos ng kamote, ganyan, kangkong. Alugbate ba o alugbate? Yun. Tapos malunggay.
Mayayaman po 'yun sa ano, sa fiber, tapos broccoli, 'yan. Tapos spinach, 'yun. Tapos repolyo. 'Yun po yung mga dapat n'yong kainin or basta mga magigreen na gulay. 'Yun po yung mga mas magaganda po talaga. Tapos yung meat naman po, yung mga karne, bawal po kayo. Ipapaliwanag ko rin po sa inyo yung mga bawal po na kainin nyo na meat, yung mga karne. Ito po yung dapat ninyong kainin. Yung mga white meat, kagaya po ng isda. Yan, tapos manok. Yan. Manok, maganda po yan, tsaka isda. Huwag po kayo kakain ng mga red meat. Yun po. Mamaya papaliwanag ko rin po sa inyo yung mga bawal ninyong kainin. Ito po, bread. Yung mga dapat yung kainin na bread. Mamaya papaliwanag ko rin po sa inyo kung ano yung mga dapat hindi nyo kainin na bread, yung mga tinapay. Yun, yung wheat bread. Yan. Meron po nung nabibili sa ano, sa mga 7-Eleven or basta may mga wheat bread na yung kung mapapansin nyo yung ano, yung mga tinapay na parang brown siya na merong batik-batik, yun po yung dapat ninyong kainin. Huwag po kayong kakain ng mga white bread kagaya po ng pandesal kasi sobrang lakas po nun sa acid. Bakit po malakas po sa acid? Kasi po ano po, yung matagal daw po tunawin yun. Tapos malakas daw po yun sa ano, sa bad bacteria. Kinakain, maano daw po, buhay na buhay po mga bad bacteria doon sa mga white bread. At eto pa po, mga biskuit po. Yung dapat mga plain biskuit lang, kagaya po ng Skyflex, ganyan. Tapos Magic Flex, yon. Yung mga plain lang na biskuit. Tapos, ang vitamins na dapat nyong iinumin ay, ano lang po, bawal po kayo sa multivitamins kasi ma-acid po talaga yung guys eh. Ang dapat nyo pong inumin talaga dito para meron kayong panglaban sa sakit, immune system guys. Pern C, yung mga ascorbate acid, dalawang klase po yun eh. Ascorbic acid at ascorbate acid. Yun, dun po kayo sa bibili sa ano, ascorbate acid. Kagaya po ng Pern C, Potency, yun. Yun po yung mga dapat nyong bilihin na dapat lang po ay vitamin C. Kasi po, yung iba pong mga vitamins ay mga acid po yung sa tiyan. Magti-trigger lang po yung inyong mga acid sa tiyan. At ano po, number one din po na dapat nyong inumin palagi, Yakult or honey. Yung Yakult po, alimbawa po, bago kayo kumain, pagkatapos nyo kumain, uminom po kayo ng Yakult. Kasi yung Yakult, nakakatulong po yun sa, para labanan yung mga bad bacteria po sa mga, sa tiyan natin. Tapos yung honey rin po, nakakagaling din po yun guys. Ano po ito? Subok na po ito sa akin, yung mga sinasabi ko sa inyo guys. Sana po i-apply nyo rin po sa inyo para po kayo po ay gumaling. Tapos po, halimbawa po nakakaramdam po kayong mabigat na sa dibdib nyo po, tapos nahirapan kayo huminga. Yung basta po mabigat po sa dibdib nyo, mag warm water lang po kayo. Inom po kayong warm water, tapos madidinghay po kayo dun eh. Tapos po, matatabang na pagkain. Yung matatabang ha, yung halos walang lasa na pagkain. Ayun, ganun po ako dati. Yung halos wala pong lasa yung mga kinakain ko. Siguro po, bali ako po ay nag-suffer noon ng halos 3 years na meron akong GERD. Matagal po talaga yung gamutan na GERD. Yung kahit na sobrang umiiwas ka sa pagkain or mga ginagawa mo yung dapat kainin na kagaya na sinasabi ko, parang wala pong nangyayari sa loob ng 3 taon. Ano po, tuloy-tuloy nyo lang po yon kasi balang araw magiginhawa din po kayo kagaya ko. Kasi dati po, dati kalang parang ano na po ako, kala ko dati ay parang kinukulam na po ako. Nung kala ko dati ganun na po ako, yung pala may GERD po pala ako. Kasi dati po sobrang dami ko ng doktor na pinuntahan, ay hindi po alam kung ano po yung sakit ko. Nagpa-check po ako sa puso, sa kidney, lahat po ng test result ko ay okay naman sa normal. Kumakabog yung malakas yung puso ko. Hindi ko alam, kala ko may sakit na ako sa puso. Tapos yun na nga po, yung pala, GERD lang po pala yun. Magpapacheck up po kayo sa doktor. Pag ano, sa anong pangalan ng doktor na yun? Gastro. Yun po yun sa mga bituka na gastro. Pero hanggat kung wala kayong pong pera, ay ano po, mas maganda pong sundin nyo na lamang po ito. Tapos po, yun nga po, mga matatabang na pagkain, huwag po kayo halos maglalagay ng ano, ng asin or mga pampaasim, bawal din po yan. Ito po, ipapaliwanag ko na rin po yung mga bawal kain. Yun po guys, yun po yung mga dapat ninyong gawin or kainin. Yung mga sinabi ko po, basta po yung mga green leafy vegetable, yun po talaga yung number one na dapat nyong kainin. Ito na po, ito ba po, bawal din po magutom, bawal din pong mabusog, or bawal pong magpalipas ng gutom, number one po yan.
Yun na nga po guys, susunod na po natin yung mga bawal kainin. Tapos na po tayo sa dapat nyong kainin. Tapos po, ito po, yung mga bawal nyo pong kainin ay spaghetti. Kasi po, ano po yun, yung spaghetti na yun, meron po yung kamatis. Bawal po kasi sa inyo yung kamatis. Mga oily foods, yung mga mamantika, mga matataba. Or halimbawa po, nagigisa po kayo, mas maganda pong sobrang konti lamang po yung mantika na ilalagay nyo, halos wala po. Tapos po, burger, bawal po nyo pong kainin yun. Tapos po, yung dilaw ng itlog, bawal din po yung kasi po, ano po yung cholesterol po yun eh. Bawal po sa inyo yung cholesterol. Tapos po, mani, bawal din po yun. Tapos kamatis, yan. Nakasulat naman po siya lahat eh. Tapos maasim. Sinigang, halimbawa po, yung mga niluluto ninyo na pagkain na ulam, yung higupin nyo po yung mga maasim, bawal po yun, bawal din po sa atin. Anong magti-trigger po yung acid natin nun? Soft drinks, yan, number one po yan. Tapos kape, Milo, tapos chocolate, bawal din po yan. Tsaka po, mayonnaise, bawal din po yan. Kasi ang mayonnaise po ay parang oily din po yun. Hindi ko po alam kung saan po gawa yun. Kasi po dati, pag kumakain po ako ng itong mga ito, sobrang nag-trigger po yung acid ko. Nag-ano po, bumabalik po sa aking, ano, yung, basta parang may maasim po akong nararamdaman. Tapos cake, bawal din po yan. Tapos po, matatamis. Bawal po ang matatamis. Lahat po ng matatamis. Tapos po, maalat at maanghang. Yan, mga sili po. Bawal po yan. Halos konti na nga lang po yung dapat nyong kainin, pag meron po kayong GERD. Halos konti. Tapos sabay, sobrang dami po ng bawal nyong kainin. Ganun po talaga kahirap yung may GERD or acid reflux or ano, hyperacidity. Tapos po, ito na po tayo sa meat. Yung red meat po, bawal po yung mga baboy, karne. Yun po yung mga bawal nyong kainin. Dapat lang, dun po kayo sa mga white meat lamang po. Kagaya po ng ano, yun po, isda, tsaka manok, yun po yung mga dapat nyong kainin. Tapos po, bawal uminom ng tubig na malamig, yung nagyayelo po, bawal din po yun. Sobrang hirap po talaga. Tapos sabay, tubig na mainit, bawal din po yun. Dapat po talaga, warm water lang po. O kaya, yung normal na tubig lamang po, yun po yung dapat sa inyo. Mga iwasan nyo po dapat yung mga bawal mainit na tubig, bawal na malamig. Tapos po, vitamins naman po, ito po yung bawal din sa inyo. Kasi po, ito pong vitamins na nabawa po, stress tab. Sa may mga ano lang po ito, bawal sa may mga GERD. Stress tab, Enerbon, yun. Sobrang ma-acid po yun sa tiyan. Kaya naman po sana, kung gat maaari, huwag po kayong inom nun. Kagaya po ng sinabi ko kanina sa inyo, Pernsey, Potency, Ascorbate Acid, lamang po yung dapat iinomin ninyo. Yun na nga po guys, mag-search pa po kayo ng ibang mga, kasi po hindi naman po lahat dito ay nakasulat sa aking papel. Sana po ay nakatulong itong video na ito guys. Yun na nga po, kung kayo po ay nakakaranas ng GERD, mag-pray lamang po kayo lagi kay God na gagaling din po kayo at sana rin ay malampasan nyo po yung lahat ng mga pagsubok na nangyari. Ito po pala guys, about po sa anxiety. Yan, nagkaroon din po ako ng anxiety noon. Dapat po maging positive lamang po kayo sa mga inyong iniisip. Bawal po kayo maging malungkot or magalit kasi po magti-trigger po yung acid ninyo. Makakabog po ng kakabog ng malakas yung dibdib nyo pagka kayo po ay nagagalit yon. Dapat po ay think positive lamang po palagi. Huwag po kayong mag-iisip yon. Pinakabawal po yon. Huwag nyo pong iisipin yung sakit nyo. Dapat tanggapin nyo na po yung GERD na yan. Kasi po guys, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Gagaling din po kayo. Kahit parang marami na po nagsasuffer po talaga nyan ng maraming taon. Pero yung ginawa ko na pag-iwas sa bawal na yon at mga dapat kainin, yun po. Siguro po, ginawa ko po yun ng 3 years. Ganun po katagal bago po ako gumaling. Yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Sana po ay may nakuha po kayong aral. Sana po guys, nakatulong po ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sana po ay tulungan nyo rin po ako guys, yung subscriber ko. Sana po subscribe nyo po ako. Meron na po ako ngayon 12,000 subscribers. Sana po ay paabutin po natin ng 100,000 subscriber. Sana po ay matupad ko rin po yung pangarap ko na matupad yung maabot yung 100,000 subscriber. Sana po ay yun na nga po, natulong po ako sa video na ito. Hanggang dito na lang po ako guys. Bali po, may mga gagawin pa po akong video tungkol sa GERD, yung mga dapat pa po ninyong gawin. Hanggang dito na lang po ako kasi medyo mahaba-haba na po yung oras na ito.
See you on our next vlog, guys. Subscribe. Sana pa i-subscribe nyo ako, guys.